So mga kananay, ako po ngayon gagawa ako ng pampalipas oras ng kailangan din natin magkaroon ng income. Ito po ang gagawin ko is paano gumawa ng string doormat. Ito po ang ating sangkalan. Gagawin natin ito yung hulmahan or salangan. Salangan. Dito po sa itaas na mga pako is 29 piraso. Dito po sa gilid is 45. Ito guys, okay? At ngayon, gagawa po tayo ng doormat tela. Ito ay gagawin natin gugupitin po guys, ganito, ganyan. Ganito lang kalapad. Yan guys, ganito. Ganon kalapad guys, yan. Gugupitin natin. Pagkatapos natin gugupitin guys, ito naman ay maghanap tayo ng ibang ganito guys, gugupitin. Mahaba na siya guys, di ba guys? Mga kananay. Oh, mahaba na siya. Pagkatapos mga kananay, idudugtong natin 'to. Ganito po ang pagdugtong. For example, ganito na, ganito pagdugtong ng tela is ganyan, ganyan, ganyan. Hatakin ng ganyan, dugtong na. Pagkatapos nito, mga kananay, gagawa tayo, magdugtong din tayo ng ibang kulay. Ganito, mga ibang kulay. Para maging maganda ang resulta ng ating doormat string. Okay po? Ganito. E ngayon, tapos na ako nagdugtong, isasalang na po natin mga guys dito, mga nanay. Ito. Pagsalang po natin dito, ganito po ang proseso. Ganito. Kukuha tayo ng tela. Na, ito na yung pinagdudugtong natin, guys. Ganito. Ito na po ang pinagdugtong natin. Lalagyan natin siya ng butas. Lalagyan natin siya ng butas. Ilagay natin siya dito. Ganito. Ang paggawagay na mga kananay, ganon, alternate sa pako. Alternate, ganyan. Ganyan lang ng ganyan hanggang matapos po siya. Ganyan. Hanggang matapos, antay-antay lang. Kaya mahaba-haba po ito ang mga pako, mga kananay. Kung gusto nyo lang naman na may income kayo, kahit araw-araw, makasampu or lima, lalo na sa pandemya ngayon, mayroon kayong libangan sa bahay ninyo. Kaya ito po ang aking isishare na kaalaman ko sa doormat string, mga kananay. Sana po at matuto kayo sa ginagawa ko. Ito yun ang step 3. Gupit, dugtong at ilalagay na natin doon sa ating hulmahan or salangan. Pagkatapos dito guys, iikot po siya mga kananay, iikot. Kukuha na naman tayo ng ibang kulay para ang doormat natin gumaganda. Gumaganda ang ating doormat. Pagkatapos kukuha tayo ng ibang kulay, kagaya nito, kuha tayo, idudugtong natin. Mga kananay, dugtong. Kagaya ng pinakita ko paano pagdugtong. Pagkatapos, ilalagay naman natin dito alternate uli. Kay itong mga naiwan na ina-alternate natin, lalagyan din natin siya ng tela uli ng ibang kulay para super ganda ang ating nagawang doormat string. Ito po ang aking laging ginagawa. Pagtapos na ako sa mga gawaing bahay, alam mo na, housewife tayo, kailangan natin magkaroon ng extra income. Kaya sa bahay, ito ang ginagawa ko. Kahit paano, makabili man lang tayo ng mga pang-ulam,
Yan. Yan ang gawa, guys. Yan. Pagkatapos nito, mga kananay, ganyan, iikot natin ulit dito. Kagaya ilagay dito, iikot. So, papunta na naman siya dito. Yung mga na hindi nalagyan dito, lalagyan naman natin ng ibang kulay. Okay? Yan. Kukuha naman tayo ng ibang kulay para gumanda ang ating doormat string. Ito na, guys. Kukuha na ho ako ng ito, green. Ito, green. Kukuha ako ng green na kulay para maiba naman ang kanyang kulay. Yan. Ilagay natin ganyan. Ilagay natin yan, guys. Yan. Ilagay natin. Hanggang matapos yon, ang pinakalas natin, yung pag-anong, is mayroong pag-isang na alternate natin. Lahat yan malalagyan, iba-ibang kulay para maging resulta ng doormat. So, pag kulang ang iyong tela, kukuha ka kahit anong ibang kulay na tela. Pwede rin. Maganda din naman ang resulta pag iba-ibang kulay. Kasi pag ang kulay mo isa lang, pangit. Kailangan iba-ibang kulay para attract siya ang ating string doormat. Ito po ang ating extra income habang tayo'y nasa pandemya. Para malibang tayo sa loob ng bahay, ako talaga, guys, ito yun ang araw-araw na ginagawa ko. Kahit wala pa yung pandemya, kasi sayang naman. Sayang ang oras na wala kang gagawin. Tapos ka na sa bahay ng mga ginagawa. Gupit ulit, guys. Tapos, dadagdagan naman natin ulit ng ibang kulay. Para gumanda ng gumanda. Maghahanap ako ngayon ng magandang kulay. Kagaya nito. Pink naman din. Oh, pwede pink kasi orange naman yung isa. Ito pink. Ito na ang pinakalas. Last na ilalagay natin na tela. Yan, ganyan, guys. Yan. Pagkatapos nito, guys, gagawin na natin, isusulot ang tawag ng isusulot. Parang ginagansilyo, guys. Para pagkatapos, ipapasok to doon sa may... Yun, ito ang pinakalak. Lock. Ipapasok mo to siya sa dulo. Itong pinakadulo, ipapasok para hindi po siya matanggal. Ito yun ang pinakalak, guys. Yan, lock. Yan, ipinapasok sa ilalim. Ito yun ang pinakalak. Yan. Yan, guys, kung gusto niyo man na makita, kumita ng extra income, sana ito po. Minsan, kung gusto niyo naman, mas maganda kay para hindi kayo ma-boring kasi nasa bahay tayo, iisip yung pa tayo ngayon. Pagkatapos, gugupitin ulit ng butas. Gugupitin ng, sa dulo, last naman kasi ito, pinakalas na nalilagay natin, gugupitin natin sa dulo butas para ipasok siya dito, ganyan. Alisin muna to, tapos ilagay para lock na siya. Pagkatapos, guys, ilalock mo naman siya sa dulo. Sa dulo. Ito, ilalock mo na naman siya sa dulo, guys. Ayan. Tinalock na. So, pang apat na proseso, ito na. Ito. Gagawin nating doormat na ayusin muna natin, guys. Kailangan hindi tabingi-tabingi para maganda ang ating resulta nating doormat. Ito na. Ibaba yung isang piraso, isang halera. Dito mag-alternate na siya dito. Dito buo. Dito buo. Buo lang ibababa mo. Kunin mo to. Itutusok, ilapasok mo dito. Ganyan, guys. Ito yun ang paglock. Bubukakain mo dito. Kunin mo dito o nakabuka. Isa-isa sila. Yan. Buka. Kunin sa ilalim. Buka. Kunin sa ilalim. Kasi, guys, ito yun ang pinakalock din dito sa mahabang ito. Yan dito naman, ito ang pinakalock. Ito naman ang pinakalak sa mahabang ito. Oh, guys, nakita mo na ba yung ginagawa ko? Kung gusto nyong gumawa at maka-extra income kayo,
gawin nyo na itong durma kung wala namang kayong gagawin sa bahay. Para hindi mabuboring. Kasi hindi naman tayo makakalabas. Kakalabas lang tayo saglit. O wala ka nang gagawin para hindi maboring. Makakapera pa kahit papano guys. Ito na. Yan. Pagkatapos dito, yung tinanggalan mo dito ng isa piraso, ibalik mo. Yan guys. Yan. I-atras mo na naman siya uli. Bababa ka naman ng isa. Yan guys, ang paggawa ng extreme doormat. Pakita ko muna yung pangalawa kasi ito yung pinakalat. Parehas pa rin yung dati. Hindi ka na mag-ano. Ito nang nakapwesto na to, yun ang kukunin mo. Hindi ka kanina nga bumubuka. Di mabilis na kanina bumubuka kasi yun ang pinakalat. Yan na, yan. Ganyan ka na lang ng ganyan hanggang matapos. Ganito mga kanana, ibababa nyo tong orange pagkatapos nang kuhain nyo tong parang ganito na. Tsaka tatanggalin nyo, isulot nyo po, tapos ibuka ka po ito, ikuhain yung ilalim. Ayun. Yan po guys ang aking anak na tinuturoan ko rin paano kumita ng extra money. Okay. Okay. Yan. Ito yun guys. So, ang pinakalas natin, ipinakita ko paano gagawin, ito na ang finish string. Yan, ibang kulay naman siya. Ito yun ang finish string. Ayusin natin na hindi siya tabingi. Tapos na po to. Yan, ito na po ang pinaka finish na gawa. Kagaya ng ginawa ko. Ayusin muna natin to guys kasi tabingi. Para straight. Para maganda ang kanyang pinalabasan pag tinanggal natin guys. Wait lang okay. Guys ha. 20 minutes later. Yan na guys, ito na yun. Tapos natin na ano. Ayan guys, so, medyo ayos-ayos na. Mayroon po kami ganito. Para ito po yung pagtanggal dito. Tatanggalin natin to lahat guys. Tatanggalin po natin ito mga kananay. Ito na. Ito na proseso. Yung sa butas na yun, ipapasok mo ito. Tapos, kunin mo tong isa. Tinirahan ko ng isa kasi ito yung kasanayan ko eh. Iilalim, ipas, kukunin. Tapos, kukunin, iilalim. Kukunin, iilalim. Sa yung natirang ano, kasi ito yung kasanayan ko guys na lalagyan ko ng isa kasi pagdating sa dulo medyo masikip na kaya tinitirahan ko ng isa para madali lang siyang sumukitin. Alternate mo ang ano, ipasok at hindi ipasok, tapos ipasok mo uli dito sa natirang tela tapos hindi ipasok. Okay guys, ito yun ang pagtanggal ng doormat. Ito na yun ang na bali pinaka tapos na doormat guys. Ito na ang gawa natin. Ito na yon ang pinaka finish product ng ating string doormat. Ito guys. Okay, ayan. Ayan na guys. Yan guys. Ayan. Ganto po siya ang kinalabasan sa gilid. Yan, yan. Parang ganito ang kinalabasan. So ngayon guys, may mga dinugtungan yan, ang gagawin natin is tatanggalin natin guys. Ito ang gunting. Ito na. Ito guys, tatanggalin natin yung mga dinudugtong. Tawag nito, ililinisan na natin. Lilinisan na natin ang ating nagawang doormat. Aalisin tong ganto aalisin guys. Aalisin natin yung pinagdugtungan natin sa iba't ibang kulay na doormat. Parang ganito guys, alis. Ganito parang ganito para hindi para maganda tignan. O kaya kung gusto niyo pagdugtong niyo ko na gupitin niyo na mas okay din 'yon. Pero sa akin kasi mga kananay ayaw kong para makarami, hindi ko inaano pagkatapos ko na lang siya lilinisan. Puputulin lang siya mga kananay. At yan, kumikita na tayo ng pera habang tayo'y nasa pandemya.
Ito po ang aking isi-share sa inyo sa pag kunting extra money habang kayo nasa bahay. Ito po ang aking isi-share kasi ito po ang aking alam habang ako'y nasa bahay. Gumagawa po ako ng doormat. Okay guys, sana po natutunan niyo to ang pagkaano gumawa ng doormat. Sa susunod uli guys, may gagawin uli ako para i-share ko sa inyo ang aking natutunan paano gumawa ng doormat string. And it goes a little something like 1 hour later. Okay guys, yung doormat na pinoproseso ko kanina, sana matutunan nyo para may extra income kayo. Ito po yung aking anak at nagbibideo sa akin na paano gumawa ng string doormat. Ito po ang anak ko po ay marunong na po gumawa ng doormat. Para po siya matuto, paglaki niya mayroon siyang idea na gumawa kahit extra money lang sa loob ng bahay. Okay guys, don't forget to subscribe, like, and share, and don't forget to click the notification bell to more updates of our videos. Salamat po mga kananay. Bye-bye.